natin, guys. Puno po yung pansit sample natin. Ayan. Hello po sa lahat. Magandang umaga sa buong Middle East, talagang naroon dito sa Saudi Arabia. Magandang umaga sa Pilipinas. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi saan mong panig ng mundo na may mga ka-OFW. Ngayon po guys, magluluto ako ng pansit canton. On version ko po ng pansit canton or stir fry noodles po. Kaya huwag pong kalimbago po yan lahat. Huwag pong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube. Ayan guys, ito po yung mga halo ko sa aking pansit canton. Unang-una, ito yung pansit canton. 2 packs po siya. Laging na lang ang pansit canton. Kasi ito siswal, may kandila pa yun pag hindi ko kaso. Pero hindi kasama ito makapi yan. Ito yung carrots natin. Ito yung capsicum, green, red, at saka yellow. Kasi malalaki siya, kaya hinati ko na lang. Ito yung young corn natin, young corn, and this is a quail egg. Ito yung bagu beans natin, we have here bagu beans. This one is bagu beans, and then natin dyan. Saka ito po yung magamitin natin na dahon. Ito. Ito yung mga dahon natin na gamitin. Anong tawag ito? Parang para siyang litos. Para siyang litos pero hindi siya litos, ha. Look like lang siya. Yan. Ito yung onion ribs natin. Yan. Okay lang din yung lahat. Saka yung yan guys, at ang pinaka-importante, mantika. At ito po yung mantika natin. Wala dahil naubusan po kami ng olive oil. Kaya gagamit tayo ng pure vegetable oil. Yan siya. Ang mas pinaka-importante ang panghalo. Ito po yung panghalo ko. Ayan. Chicken meat. Chicken gizzard or balon-balonan. Ito pa. Liver. Chicken liver din yan siya. At saka shrimp. May shrimp yan sa labas, sa loob guys. Saan ba yung mga hipon na yan? Dito yung andito yung hipon. Ayan. Pinaghalo ko yan lahat sila para mamarinate. Guys. Tips lang pala guys, ha? Magbibigay ako ng tips. For example, itong mga capsicum na to. Ito. Kung gusto niyo magtabi ng capsicum, yung malalaking capsicum, yung bell pepper na malalaki, hindi niyo gusto niyo kalahati lang yung gamitin. Wag niyo pong hugasan or slice niyo lang muna, kunin niyo yung gagamitin niyo tapos balik niyo sa ref yung kalahati para hindi po siya mabubulok. Kasi pag nahugasan po natin to, ganito, madali po siyang mabubulok. Yan po. At saka isa pa, bakit nabubulok ang madaling mabubulok yung mga gulay? Dahil po yan sa protein ng taglay niyan. Madali siyang kinakain ng bakterya ang mga gulay na puno ng protein. Okay. Yun pala guys, ang pinapang marinate ko pala nito ay garlic powder, onion powder, paprika, hot paprika, pepper, tapos ano ba, turmeric, coriander, at saka mixed spices po, garlic powder po lahat. At additional pala natin pang palasa, ito yung oyster sauce. Ayan guys, nakarigin na po lahat. Ito na yung bawang natin, ito na yung bawang natin. Ito na yung sibuyas, ito na yung sila lahat. Yung carrots, yung bamboo beans, at yung bell pepper or capsicum. Guys, magsusuti na tayo. All-in na lang natin ito siya. Garlic. Okay, onion. All-in na lang natin niya until parang mag-translucent na yung kulay niya or mamutla. Doon sa mamutla na yung sibuyas. Ng garlic or sa culinary term siya, translucent. Add na natin itong ano natin, ingredients. Oo, masyadong madami siya. So, pabayaan mo natin.
And guys, habang nagigisa tayo dun sa ano natin, yung manok natin, i-ready din natin itong mga garnishing natin. Pang-garnish lang naman po ito. Pang-garnish lang natin ito. Bakit ba guys, napapansin nyo ba pag nag-order kayo ng mga pagkain sa restaurant, di ba natin-tabi sila after 15 minutes, kalalasan sa mga short orders, kasi nakababur na po din sa lahat. Ibig sabihin, ready na po yan siya. Inaantay na lang po sino po yung mag-order. Nakalagay lang po yan sa isang lugar or fridge. Yung term niyan, fridge or yung chiller. Yung ganyan chiller na negative 2 or negative 1 siya. Ang lamig niya. Pero hindi mag-ano ha. Hindi siya mag-yellow. Malamig lang siya. Para pag may kliyente, automatic niya lang yung nakahanda. Kaya nabibigay sila ng time limit ng 15. Maliban na lang kung marami masyadong pay. Ito na po yung yankor natin. Yung yankor natin. Ihalo ko na rin ito dito. Ihalo. Pagsamahin ko na lang sila dito para hindi na tayo magastos sa ano, sa mga gamit na pagdaya nito. Kasi I'm sure pagkatapos natin magluluto tayo rin maglilinis. Kaya ano na lang. Sa ano pa? Sa culinary term, use your clean as you go. Tapos use your head to save your leg. Yan mga term yun ng mga kulinaryo. May iba kasing lasa ng yan corn na para siyang may basta parang siyang matamis na basta luma, hindi ko maano yung lasa ng yan corn eh. Basta I love like gusto ko yung yan. Ayan guys, tuyo na siya. Ayan, tuyo na siya. Wala lang tuyuin. Ayan. Ayan. So, mag-pilimplahan ko lang muna siya. Ito yung mga panimplahan natin. Soy sauce. Ito yung soy sauce. Ayan. Oyster sauce. Ang oyster sauce kasi nagbibigay siya ng extra flavor at saka extra taste. Ito yung patis. Alam naman natin kung ano yung mga gamit ng patis, di ba? Hindi na ako magdadagdag ng paminta o ano pang powder kasi yung ano palang ito sila, itong mga laman na to na marinate, ito siya ng mga powder seed, ng mga paminta, coriander, paprika, turmeric, garlic powder, onion powder, ay wala palang onion powder, wala. Yan siya guys, yan. So magdagdag ako ng konting tubig. I'm sure pag nilagay ko na yung gulay dito, mas dadami magdadagdag pa yan ng tubig. Yan. Ayan guys, konti na lang yung tubig na. Tingnan nyo guys. So, lagay na natin itong buong lahat ng gulay niya. Ang kuy, parang napuno. O parang mas nakakas yung to. Sana. Haluin natin yung sandlit. Ayan. Sandlit na rin. Pabayaan natin ng mga 2 minuto. And guys, after 2 minutes, ayan. Enough na yan siya. Ang daming sako.
makasya pa kaya tuloy ko ngayon yung ano ko? Yung kanton ko, hindi ko pa nalagay yung kanton eh. Pero guys, kung gusto nyo yung saucy yung ano, gusto yung saucy yung kantulin nyo, magdagdag kayo ng konting tubig ha, para medyo may sauce yung kantulin nyo. At saka, alam nyo ba guys, eto din siya yung ginagamit para sa sino bang nakatry ng fried noodles. Fried noodles siya. Eto din siya, yung kantulin na to. Duboiled muna siya, ibuboiled muna to siya. Tapos, may steamer. Pagkatapos nun, magpapaboil ka ng isang mantika. Tapos, i-prime mo naman ito balik. From boiling to frying. Pagkatapos frying mo, ito, ganito din siya. Dagdagan mo ito siya ng sauce. Medyo saucy siya. Dagdagan mo ng cornstarch para malapot. At saka ito siya, i-topping stock. Ilagay mo na lang dito sa serve. Ano, i-topping na lang itong mga panghalo na ito. Guys, nalagay mo natin yung nagdagdag pala ako ng hot dog at saka yung kwelle kaya. Ayan siya guys. Ang tali ng curly egg. Ayan. Pagin natin na tayo. Ayan na pala ng garnish mo na green leafy beaches. Iba ang commercial pancit canton kaysa homemade. Mas masarap ang homemade. And guys, ito na po yung pancit canton natin. Ayan. Tapos nyo po maglagay ng lemon. Ako, flavored na maglagay ng lemon. Mag-comment lang po kayo sa comment section. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. At God bless po sa ating lahat.